Malapit na naman ang tag-ulan, ilang buwan pa, magbe-breeding season na naman. Bibigyan ko kayo ng mga parisan na hindi pa bumababa yung value. Marami pala tayo dito mga stock, cage, nest box, at kung ano-ano pa. So, pwede po kayo mag-visit dito po sa ating location. Unang parisan na maibabahagi ko po sa inyo ay mag-ipon po kayo ng mga visual dilute. Mas maganda kung opaline dilute. So, sa ngayon, kahit po hindi po opaline, basta visual dilute, medyo okay pa yung mga presyuan yan. So, sa atin po kasi na mag-iipon ay kanya-kanya man tayong hilig at kanya-kanya tayong gusto. So, para sa akin, mas okay kung yung mga materialis na nasa atin ay wag po natin basta-basta bitawan. Kasi doon po bumababa yung value ng ibon. Bakit? Sa dami po na nag-iibon ngayon, marami nang nagkaroon. So, doon po bumababa yung value. Katulad ng mga dilute opaline, mataas yung value at hindi po afford ng iba. So, still, hindi pa po bumababa yung presyo. Dapat yung materialis na nasa atin ay ingatan po natin yan para hindi bumaba yung value ng isang mutation. Huwag ka basta-basta mag-out. So, i-out mo yung ibon mo sa tamang presyo para wala naman na iba na magagalit sa atin kasi tayo-tayo rin naman dito na magtutulungan. Okay rin naman na magbinta ka kahit mura. Huwag mo na i-public kasi maraming gagaya sa'yo. So, mas okay kung i-private mo na lang. Ang pangalawa naman mga kaibon ay pale palo o opaline dilute. So, kung kanina visual dilute opaline or visual dilute. So ngayon, lalagyan po natin ng iba pang karga which is a pale palo. So dito, hindi po agad-agad mababarat yung ibon nyo. Kasi napakahirap din naman na mag-project ng ganito. Lalo na po kung sable opaline, tapos pale palo at dilute pa. Makakasigurado ka na mataas yung value niyan. So ipunin nyo po yan kahit ano pong kulay. Sa opaline, pale palo, dilute, okay na yon. Kung kaya naman ng budget natin, pwede po tayo mag-invest sa mga dan palo or red factor. Para hindi mabigat sa bulsa, kahit mag-project po tayo, mas okay yon. Pero ina-advise ko, doon po kayo bumili sa kakilala nyo o tinatawag natin na legit breeder. Para hindi naman sayang yung ating pira na sigurado may lalabas na visual sa kanilang magiging inakay. Dito sa dalawa, sigurado mataas ang value. Sabi nga ng kaibigan ko, kapag nag-invest ka ng mataas, kikita ka rin kagad ng mataas. So, kung kaya naman ng ating budget, bakit hindi tayo mag-invest sa mga high-end mutation para naman kumita tayo agad? So, dahil mahal yung ibon, yun, ingatan natin, baka mamatay o makawala, masayang yung ating pera na hindi po tayo kumita. Ang panghuli natin dyan ay yung bagong-bagong labas na mutation ngayon, which is yung aqua at saka yellow face.